Alam niyo ho, sa usapin na ito, talagang masasabi na ho natin na talagang hindi lamang po pala taong bayan ang ginagago, niloloko nitong ni Sara Bulate. Ha? Napaka ano po ngayon ng issue na ito. Talagang balita ko nga ho, matindi ho ang awayan ngayon ng asawa ni Sara Duterte at nito ni Sara. Dahil nga nalaman ng asawa ni Duterte, ni Sara Duterte, na iniiputan na pala siya. Iniiputan na pala ni Sara Duterte sa ulo yung kanyang asawa. Ha? Matindi ho ngayon ang galit ngayon ng asawa ni Sara Duterte sa kanya. Sino ba namang asawa ang matutuwa? Malaman mo, yung asawa mo, meron na palang pinagkakagastusan. At ito ang masama. Ayon ho sa ating source, ha? Yung naging issue po kay Sara Duterte na 125 million na hindi niya masagot-sagot, ito na ang kasagutan. Dahil talagang iniimbestigahan ho siya ngayon doon po sa 125 million. At ito na, itong basketballistang ito, itong basketballistang ito na pinaggastusan niya ng mahigit 100 million para lamang mapatayuan ng gasoline station. Ito po yung lalaking pinag-aawayan ngayon ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Pero sa kasamaang palad, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na kasuhan siya, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na saktan siya, iwanan siya, wala hong magawa ang kanyang asawa. Bakit? Dahil alam niyo na, anak siya ni Rodrigo Roa Duterte, na hindi lamang demonyo, hindi lamang magnanakaw, hindi lamang leader ng New People's Army, hindi lamang malademonyo yung pag-iisip, kriminal. Ha? Kaya ano ang ginagawa ngayon ng asawa ni Sara Bulate? Sa halip na magalit, sa halip na magkaso, tikom ang kanyang bibig. Walang magawa sapagkat alam niya kung ano ang kanyang kalalagyan. Alam niya na anumang oras ay pwede siyang ipapatay ni Rodrigo Roa Duterte o ni Sara Duterte. Mga kababayan, hindi man po sinagot ni Sara Duterte kung saan niya dinala yung 125 million, ang Diyos na rin po ang humanap ng paraan para po malaman natin kung saan dinala ni Sara Bulate yung 125 million na hindi niya masagot, na ginastos lamang sa loob ng ilang araw. Ito na ho yun. Ito po yung ebidensya na may lalaki po pala itong si Sara Duterte na pinaggastusan niya ng ganun kalaking pera para lamang ho masiyahan yung minamahal ni Sara Duterte, na binigyan niya ng gasoline station na umabot ho ng mahigit 100 million. So, yun na po yung kasagutan doon. Kaya nga po yung tanong ng ating mga kababayan nung umusbong ho itong issue na ito, pera ba ni Sara Duterte ang ginamit o pera ng taong bayan? Mas malapit-lapit ho sa katotohanan, pera ho ng taong bayan yun. Ha? Hindi ka naman pwedeng magtayo ng gasoline station lang na ang pera mo 1 million lang, tatawanan ka lang. At hindi yan makakulang yan, pa. Baka nga sa ano lang yan eh. Sa permit lang yan o sa pwesto lang yan eh. Di ba? Mga kababayan, sa pamamagitan ho ng awa at habag ng Diyos, tinutulungan ho tayo ng Diyos sa ating pakikipaglaban para ho mamulat ang ating mga kababayan sa katotohanan. At ito na, dahil tinutulungan tayo ng Diyos na mamulat sa katotohanan ng ating mga kababayan, tumutulong ang Diyos na mabunyag isa-isa ang lihim ng mga Duterte. Ha? Hindi kaya ng tao,
hindi kaya ng kahit sinong politiko na banggain ang mga Duterte sapagkat sila ay talamak na mga kriminal at ma-impluensya sa bansang ito. Pero dahil sa tulong at awa ng Diyos, mismong ang mga kagaguhan, kawalangian, katusuhan, kadimonyohan ng mga Duterte ito ang nagbubunyag sa kanilang mga masasamang gawa. Mga kababayan, yan ba ang iboboto nyo sa susunod na magiging tatakbong pagkapangulo? Isang babaeng, isang babaeng salawahan? Kung sa bagay, hindi nakatakataka. Kung nagawa ni Sara Duterte o ng mga Duterte na maging salawahan, na maging traidor sa ating bansa, sisiw na sisiw kay Sara Duterte na traidorin ang kanyang asawa. Kung nagawa ni Sara Duterte o nila na traidorin ang ating bansa, asawa pa kaya niya? Aba, hindi po basta-basta yung pinili ni Sara Duterte na lalaki. Macho, matangkad, makisig. Eh siguro, kinukulangan dun sa asawa niya. O baka pareho silang busy sa pagnanakaw ng pera. Pareho silang busy-busy. Ayan. Kaya siguro naghanap ng medyo masarap-sarap at matakam-takam itong si Sara Duterte. Dahil matakam siguro, masarap. At siguro sabi natin diretsuhan dahil malaking tao, malamang malaki. Siguro naghahanap ng malaki. Sabi na natin, pwera ano lang po sa mga kabataan. Baka naliliitan dun sa ano ng kanyang asawa. Gusto niya ng mas malaki. Kaya ayan, naghanap ng mas malaki. O baka naman mahina ng umandar yung makina. Kaya hindi na hindi na masyadong gumagalaw kaya naghanap ng mas malakas-lakas na makina. Mga kababayan, hindi lang ho traidor itong si Sara Duterte. Pasensya na ko yung sa usok ha. Ako man din ho ay naluluha na pero tinitiis ko lamang ho. Alang-alang ho sa aking paglilingkod sa ating inang bayan at sa inyo na rin mga kababayan ko. Kaya sana mapansin tayo ng ating minamahal na Romualdez at mahal na Pangulo, sana kahit konting ilaw man lang, kahit piso, maabutan nyo man lang ang inyong lingkod, Epifanio Labrador. Tingnan nyo, ang lakas nilang manira sa ating Pangulo, ang lakas nilang manira sa ating minamahal na House Speaker Romualdez. Ay ngayon, di ba? Ito po yung kinakatakutan ng mga Duterte, na unti-unti silang mabubunyag. Tingnan nyo, ha? Mga kababayan, ganyan ba ang gusto nyo presidente balang araw? Ha? Yan ba ang gusto ninyong humawak sa ating bansa? Isang babaeng walang delikadesa? Isang babaeng walang moral sa sarili? Walang hiya sa sarili? Ha? Hindi kontento sa isang lalaki? Mga kababayan, grabe ho. Sabi ho, bata pa kasi si Sara. Totoo. Hindi lang bata, talagang mongoloid pa. Ha? Sabihin na nating bata, pero hindi rason 'yun para kaliwain mo 'yung asawa mo. 'Di ba? Hindi rason 'yun para para tayong isang lagim nito, ha. Ha? Para tayong isang gabi ng lagim. Sobrang kapal ng usok eh, no? Mga kababayan. Alam nyo, nakakatuwa ho dahil yung matagal nating tanong, saan nga ba dinala ni Sara Duterte yung 125 million? Eto na ngayon, mga kababayan. Lumalabas na. Tinutulo. Salamat po. Salamat po sa ating Panginoon sapagkat tinutulungan po niya ang inyong lingkod at maging ang ating Pangulo. Tinutulungan ng Diyos ang ating mga kababayan na mabunyag ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan at pagkukubli ng mga taong katulad ni Sara Duterte. Mga kababayan, kung sa madaling salita o sa isang malinaw na salita, napaka nakakadiri ho itong si Sara. Biro mo, may asawa na lahat-lahat. May anak na. Di ba? Yan ba ang gusto ninyo, kayong mga DDS? Makinig kayo. Gusto nyo ba ng mga isang babaeng lalakero?
na hindi makontento sa asawa, nako. Baka pag si Sara Duterte ang naging presidente, magiging uso na yung kaliwaan.